alam nyo, may mga pangalan na dapat inaakma sa papangalanan. Years ago, mayroon isang babae na pinangalan ng Lovely. Na talaga namang Lovely. But after all this time, she became even lovelier. Kaya kasama natin si Lovely Rivero. Nice! Oh, diba? Ang ganda naman nung intro. Talagang pinag-isipan mo yan. Hindi, nung nasa banyo lang ako. Ay, galing. Ganun. Oh, witty eh. Hindi. Si, oh, bakit? May kontra? Ay. Okay. May kontra? Hindi, pwede show mo to eh. Hindi, hindi. Sa mga viewers? Oh. Wala ko kontra sa viewers. Oh, kaya nga, oh. Show mo, hindi ka pwedeng kontrahin. Hindi, pero, hindi. Kasi, Hello. And it's so nice to be here. It's so nice to talk to you this way, like more intimate. Kasi yeah, di ba dati, hi, hello, ganyan lang tayo. Ano lang kasi, ano pa promote mo? Ganun na, di ba? Ano role mo? Oo, ganun, di ba? Standard question. So, diba? Pero, ang pangalan mo, taga, Gineb? Ginebra. Ginebra. Hindi, galing ang Ginebra, di ba? Oo, yes. Kasi, Gineb, di ba? People call me, yung close to me, the people who are closest to me, call me Gineb. Pinaganda ng nanay ko, kasi ang pangit naman ng Ginebra, di ba? So, parang naawa siya sa akin. So, ginawa yan, Gineb. Kasi, di ba, ang Gineb parang came from the juniper tree? Yeah, well, yeah, but with, of course, my mom didn't know that. Okay. Kumbaga, talagang ginawa niya lang ng paraan na huwag namang Ginebra. So, inalis niya yung RA. So, naging Gineb. Buti nga hindi Gineb. Kasi, di ba, parang hapang-pangan. Eh, taga-Davao kayo, di ba? Hindi, mali din yun. Nakita mali mo yun sa Google, di ba? Mali mga infos doon. Sabi mali yan talaga. Actually, yung mom ko is from Vigan, so Ilocana, and dad ko naman from Batangas. Mm-hmm. But ako kasi laki na ako dito sa Manila. So, hindi, pero balikan natin. Mm. Bakit nga, okay, Gineb Makalinaw. Oo. Bakit nga Gineb? Gineb. Okay, bakit bakit Ginebra? Kasi yung tatay ko, napakalasinggero niya talaga. Sumalangit nawa ang kaluluwa. Hindi, true story. Talagang mahilig siyang uminom at ang gusto niya talaga yung Ginebra, yung bilog, 'di ba? Bilog pa yun dati, 'di ba? Yung puting bilog na alak. So, ang sabi ng mami ko, of course, ito anecdote from my mom, no? Nung ako'y bibinyagan, syempre lasing ang tatay ko. Nung tinanong sa kanya, ano pa pangalan natin sa anak? Halatang dysfunctional yung aking childhood, ano? Kasi bibinyagan pala, lasing na. Anyway, nung tinanong talaga ng mom ko, sabi niya, sige, Ginebra na lang. Sabi niya, ha, Ginebra? Hindi pwede daw yun. Kailangan may, nung time na yun, kailangan meron kang Christian or Catholic name, di ba? Ginebra. Maria Ginebra. Oh, ganun. Hindi, Ginebra, Miguel. Siyempre, kinumpleto niya, di ba? So, yun ang aking tunay na pangalan. So, ngayon, siyempre, nung pumapasok na ako sa school, nung ano, maliit pa ako, parang naawa yung mom ko kasi syempre, you know, kids can be, you know, can be bullies, di ba? Yung mga yan. May team na ba na Ginebra that time? Wala pa. Yung alak lang talaga. Alak. Ito yung bilog. Yes, yung bilog. Quatro Cantos. Uh-oh. Ang tawag nila doon. Yun. So, tapos yun. Ginawan na nga niya ng paraan na para medyo mapaganda ng konti. Okay. Pang ilan ka ba sa anak? Pang lima. Uh-oh. Okay, panglima, ang mga pangalan ng kapatid mo ay... Ay, hindi, matitino naman yung mga pangalan nila. Hindi kasi, yung mga siblings ko are half-siblings. So, iba yung dad nila. Mm-hmm. Pero kasi talagang we were raised by my mom na parang buo kaming magkakapatid. So, walang half-half, wala kaming ganung pakiramdam. Pero since iba yung dad nila, so syempre yung dad and mom ko yung nagpangalan sa kanila. Kaya matino yung mga pangalan nila. So, ano mga pangalan nila? Yung isa is Mary Jean or Gina, yung pinakamatanda. Yung isa is... Meron Jean pa rin. Oh, may Jean pa. Konti, ano? Medyo konti. Oo. Pero at least yung disimulado kasi J-E-A-N. Okay. Diba? So, yung isa is Josephine Ann. Yung isa naman is Charles Kim. Yung isa is Amado or Dodgy. Yung palayaw niya. So, matitino. Matitino naman. Pangalan ng tao. Pangalan ng tao. May 15 ka pinanganak. May 15. Oh, huwag na natin sabihin year, no? Okay lang yun. Mukhang bata naman. I will embrace my age. 1969 na. So, I'm 54 years old. Oh. So, okay. So, alam mo kung saan ka pinanganak sa ospital?
I think sa ospital naman. Hindi naman ata sa Hilot. Sa ospital, pero hindi ko na alam sa hospital eh. Kumukot ko din Makati Medical Center. Well, yeah. Or if, well, kasi noon, ang lagi kong naririnig na ospital ng mom na ng mom ko na pinupunta niya sa San Juan de Dios. Hindi ko lang alam kung doon ako pinanganak. Pero yun uso noon eh. Oh, yun. Kasi wala panahon. Kasi diba? Wala pang USMAC noon. Wala pa noon, oo. So, in other words, so pinanganak ka ng May 15. Mm-mm. Anong araw ka bininyagan? Naku, hindi niya nakwento. Hindi naman agad-agad na, hindi, na parang hindi na napag... Kasi that time... Napag-isipan, oo. Or kahit siguro pinag-isipan ng tatay ko, baka talagang gusto niya lang talagang idiin yung ano alak. Pero yun talaga yung storya ng mom ko, ha. And ano yung pinanindigan niya yun hanggang sa malaki na ako, hanggang sa nawala siya, na yun talaga yung story na lasing yung tatay ko at siya talaga yung nagpilit na yun ang ipangalan sa akin. So I siguro it could be true kasi 'di ba hindi nagbago yung storya niya, consistent siya doon. kasi alam mo, I can imagine napaka-decente ng nanay mo kasi hindi na niya inaway yung tatay mo sa simbahan. Hindi na kasi palagi na silang nag-aaway. So sabi niya siguro, wag ko na nung ayawayin sa ganitong ano, sa ganitong kaliit na, 'di ba? Hindi niya alam, 'di ba, yung ganung kaliit buhay kong dadalhin yung pangalan na 'yon, 'di ba? Pero siguro para iwas na nga away, pumayag. So nung in other words, di ba usually, di ba, ewan ko sa mga sine lang to ha, pero paglabas ko, ang tatawag namin sa'yo ay... Oo, di ba ganon? Siya talaga, as in doon yun nga, sabi niya ganon, ano pa pangalan? Parang siguro may conversation silang ganon. Talagang lasing daw yung dad ko noon. At doon lang sa simbahan na pag-usapan. I think, oo. Kumbaga, naiplano lahat ng menu doon sa handaan ng baptismal party mo. Pero pera ang pangalan. Pera ang pangalan. Yes. So talagang ganun. Sinurprise talaga siya ng tatay ko. At saka I can imagine, yung cocktail list, buo. At syempre, baka doon niya nakita. Kasi baka nakalagay Hinebra, di ba? Doon niya nabasa. Baka rin, di ba? Ewan ko. Hindi talaga. Grabe nga, sabi ko. Alam mo, for the longest time, alam ko, ako lang yung may ganung pangalan eh. Sabi ko, grabe, napaka-unique. Hanggang ngayon, akit ako. Oo, wala pa talaga akong ano. Although meron akong nakita sa Google na may Queen Hinebra somewhere. Mm-hmm. But, you know, like, syempre, doon siguro hindi naman uso yung Cuatro Cantos. So, talagang yung, ano, very exotic yung name niya doon, di ba? Or probably, hindi nga exotic, probably common, it's a common name there. But, dito, talagang sa Hinebra siya talaga. Just take comfort in the fact that it is a juniper tree na evergreen. Yes, evergreen. Yeah, tapos, yeah, in Welsh, white fairy. Okay, so, I didn't know, oh yeah, so, I didn't know yeah, that. So, gumaga ang nakalooban gumaga, mo. Yes, so, may mga maganda naman palang ano, ibig sabihin yung aking pangalan. Oo, baka naman yun, iniisip ng tatay mo talaga. So, kasi maputi ka, mukha kang fairy. Hindi. hindi talaga. Hindi niya alam yun. I'm sure. Ka na, sige na nga. Sige na nga, pero alam kong hindi. hindi naman tinakbo sa ospital yung pare nung sinabi Hinebra. Hinebra. Sa gulat niya, no? Hindi, nilagyan nga ng Miguel eh. Kaya acceptable na sa kanya yun. Inaccept niya na. Kasi may kahit pa paano yung Miguel, parang Saint Miguel, parang sa, ganyan. May ano, Christian Catholic. Arcangel Miguel. Oo, di ba? Arcangel. So, tapos, pero San ano, pero actually, at saka French origins doon ah. Ganun ba? Yeah. Oo. Yeah, narinig ko na rin yan. O, di maganda. Oh, for all you know, di ba? yun pala talaga. Pero, was it, ano, what was the childhood like? It was, I would say generally, it was a very, very happy childhood. Although, kasi my mom and dad, they weren't together. They were, parang ano yan eh, nung yung time na magkasama sila, it's very magulo yung relationship nila. And ang theme song nga ng mom ko noon is Let Me Try Again, kasi laging yung daddy ko talagang ano, babalik mawawala, parang ganoon, no? Pero kasi yung mom ko nga, ang ano niya, because may mga anak na siya na with a different man, na kumbaga ako yung iba, mag half siblings nga kami, pero si mommy kasi made it a point na talagang buo kayo.
hindi namin naramdaman na magkakaiba yung papa namin. Kasi tatlo yan, tatlong ibang different, lima kami, tatlo yung fathers. Pero hindi namin naramdaman. So we were really close. His, hers, ours. Not even, puro hers eh. Iba-iba lang talaga yung ano. Iba-iba yung ano. Sabi kong ganun, mami ko talaga umariba din eh. Sa malangit na wa. So, it was a happy childhood kasi yun nga, parang very close kaming magkakapatid. At saka, ano kami, yung my mom kasi hindi siya, I would say hindi siya talaga yung disciplinarian na talagang laging nagpapagalit. Mm-hmm. Very cool yung mom ko. Mm-hmm. And even my friends, our friends, friends of the family, na ano sila, parang nainggit sila sa amin kasi sabi lang, cool lang mom mo. Like, halimbawa, nung maliliit kami, I'm sure kayo, iinom kayo sa mga barkada nyo, magtotoma kayo. Hindi, tayo na mag-inuman para alam nyo na yung lasa ng alcohol, alam nyo na rin paano malalasing. Ganun siya. At importante sa lahat, hinebra dapat. Oh, ganun. Ay, hindi. masyadong malakas sa akin. Huwag naman. Huwag naman ganun. Ano lang tayo. Mga medyo, ano lang, hindi kalmante lang yung tama. Ibang klase yun. Sunog bagay. Tama nun eh. So yun. Pero ganun siya. She's that kind of a mom. Kaya ganun din yung parang tono nung aming kabataan. Masaya. Tapos we were very close. Open. And siguro kaya maaga rin ako namulat sa yung parang hindi niya tinatago kung ano yung totoong buhay. Kasi di ba may mga mothers, especially yung mga mommy na very protective sa mga anak, no? Meron yung parang as much as possible you want to shield yung mga anak mo, parang hindi nila masyadong alam yung ano yung harsh realities ng buhay. Mommy ko hindi. Ine-expose niya talaga kami. Pero ine-expose niya kami in the sense na magaan. Alam mo yon, pero hindi niya kami yung para itatago or isi-shield. Kaya kami, parang kung ano man yung hirap ng buhay o yung nakikita naming realities, parang madali naming natatanggap, madaling namulat. Kaya madali rin kaming nag-mature, kumbaga. Kasi hindi kami sheltered masyado. Eh ano sabi ng maternal grandmother mo? Wala na eh. Maagang namatay yung aking lola. So, hindi ko na siya naabutan. Kasi my mom, medyo malungkot yung childhood niya. Maaga siyang namatayan ng mom. And then may stepmother. Typical yung Spanyol na may stepmother siya, ganon. So medyo malungkot yung childhood niya. Eh, pero ang maganda lang, hindi niya pinasa sa amin. Kumbaga siguro kung ano man yung kulang dun sa kanya, ginawa niyang buo kami. Binuo niya sa amin. So we were happy. Saan naman na sa Makati kayo? Nako, ano, sa iba-iba eh. Kasi yung una, natatandaan ko, Galvani Street, parang ganyan. Pero, hindi, natatandaan ko, naririnig ko na yung, kumbaga yung pangalan ng kalye natatandaan ko. Pero hindi ko na matandaan masyadong memories nun kasi baka sobra pa akong liit nun. Pero yung pinaka-happiest na parang childhood ko was in Cardona Street sa may JP Rizal, Makati. And tandang-tanda ko yung address ko doon, 1249C, Cardona Street. Ganun. Apartment kami. And ang maganda kasi sa kay mommy nun, hindi kami rich, hindi kami mayaman, pero hindi namin naramdaman yung hirap ng buhay. Di ba kasi meron yung parang hirap na yung mga sad stories. Wala akong masyadong ganun kasi masaya. Magaling si mommy na kahit na simple lang, naka-apartment kami, pero masaya kami. Tapos ang parang ano sa kanya, yung parang non-negotiable sa kanya, kailangan masarap lagi yung pagkain. Which was always what? Iba-iba, masarap magluto yung mom ko. Meron siya yung beef steak niya, yung ano, kahit simpleng luto sa bahay, pero she makes it a point na parang ang sarap-sarap niya kasi ang ganda ng presentation, maganda yung pagkakaluto. So, yun, ganun, laging dalawa or tatlo yung ulam namin, pero simple lang yung bahay namin, simple lang yung naka-apartment kami, naka-dorm kami sa isang kwarto ng iba kong kapatid kasi it was a two-bedroom house. Although ako, mas dikit ako sa mom ko. Laging ako yung kasama niya sa room. Tapos yung mga magkakapatid na iba, yung kapatid ko, nandun sila sa isang room na parang double-decker, ganun. Ganun kasi yung childhood namin. Pero I never felt poor. Kasi nga, ang masaya. Masaya yung samahan. So siguro ganun talaga pagka yung parang binding factor ng family o yung glue, no, yung nag-glue sa family is ano, parang ganun yung ano niya, yung paglatag niya ng
buhay sa mga anak niya. And how often would your father visit? Ano yun eh, lulubog lilitaw. So minsan nandyan siya, medyo mapapadalas. Minsan naman years, di ko siya makikita. Years? Yeah, oo, ganun. Talagang, basically, I would say absentee father siya. Mm-hmm. Pero alam mo, Butch, ang maganda talaga nun. Hindi rin ako nagalit sa kanya. Kasi di ba yung iba parang maraming hinanakit sa may mga father issues, daddy issues. Wala. Kasi nga, yun nga eh, parang mom ko, parang hindi niya inano sa akin yun. Hindi niya ininstill sa akin na yung tatay mo, ganyan-ganyan. Yan, hindi. Basta pag andyan yung dad ko, sige, you spend time with your daddy, enjoy mo dahil at least andyan siya. Pero pag wala, hindi ko rin nararamdaman yung absence niya. Kasi din, I have two brothers na very close din sa akin, especially growing up. So sila yung parang naging male figures sa buhay ko. Ganun. I hope you don't mind my ask, pero ano ang ipinantaguyod ng nanay mo? Oh. Well, alam mo, yun talaga, ang galing ng mom ko. Kasi yung mommy ko actually, yung family niya, medyo may kaya talaga sila before kasi sila yung mga nag-run mga casinos before martial law. Mm-hmm. Kanila yun sa Manila Bay, mm-hmm, may mga casino, mga magkakapatid sila. Yun yung mga talagang kabuhayan nila noon. Kaya yung mga Riveros of Manila Bay casinos, kanila yan. Kaya lang syempre nung nag-martial law, 'di ba? Nag-ano yung mga casino. So yun, talagang nagkaroon ng yung Ross Boulevard. Yes, Ross Boulevard. So nagkaroon ng reversal of fortune, kumbaga, syempre nawala yung negosyo nila, 'di ba? So doon. So ngayon ang ano siya, ang ginawa ni Mommy, ano siya, alam mo 'yun, nagba-buy and sell siya, ganun, kung ano-anong mga racket. Hindi ko na alam lahat kung ano yung mga pinapasok niya noon, pero we were always parang we were always okay. Parang hindi kami napuputulan ng ilaw, hindi kami nawawala ng pagkain. So hindi ko naramdaman talaga na mahirap ang buhay. Lagi naman kaming nag-aaral sa maayos na eskwelahan. Sa mga eskwelahan? Maayos. Like ang high school ko, yung elementary ko was in Blessed Elena Academy, that's in Pasay. It's a small school, Elena Academy. Parang sa Santa Elena? Parang, yes, oo. Siguro Santa na siya ngayon, no? Ang tayo ngayon, blessed. No, I'm just joking. So hindi ito yung, hindi ito yung Santa Elena sa Takusan? No. Ah, iba to. Iba. It's a school in Pasay na ano siya, tawag na to, from elementary to high school. So elementary ko doon. Tapos, nung high school ako, nag St. Paul's ako, St. Paul's College of Manila. Tapos nung ano ko, nung college, sa Hiran. Tapos nung college ko, sa Marinol. Yun. So, okay naman. Lahat ng... Those are very good schools. I should say so. Believe ako sa nanay. Yeah, maayos. Si mommy talaga, she always put a premium on education. Pati mga kapatid ko, lahat. Parang mga pag-St. Paul at saka Marinol, ginagapang yan. Yeah, kahit papano. Pero ano siya, yun nga, kaya hindi ko nga naramdaman. Hindi ko nga alam kung papano niya ginagawa. Kaya yung respeto at pagmamahal ko sa mom ko, talagang iba. Kasi talagang, she made it a point na maging okay kami magkakapatid. Yun. Pero yung ang makalinaw sa ano mo? Sa dad. Dad ko yun. Pero yung makalinaw, actually, ano mo bang, nung araw pag-apelido mo ay makalinaw, mm-hmm, di pa supil, makapangay. Sila ang mga royalty ng Pilipino nung araw. Wow, talaga ba? Hindi ko naramdaman yun. Okay. Hindi kasi sila yung, hindi nung unang panahon yun. Unang panahon, kasi, okay. Kasi sila yung pinayagan ng Kastilang i-retain ang mga pangalan nila. Halimbawa, ako, Francisco, kumbaga, in lolo ko, nakapila, sige, Francisco ka. So, binigay na lang ng binigay na lang ng Kastila yung mga... ang apelyido ng karamihan. Yes. Alam mo, yung mga Reyes Santos, binibigay. Pero yung makalinaw, kumbaga... Yung mga dating talagang katubong Dahil nga dugumbughaw kayo, parang bang, you get to keep that. Yung surname. Kasi di ba ngayon napapangita tayo sa mga ganong pangalan, pero sila ang mga royal blood. Diba? Nung umpisa. O royal blood daw ako! Ano talaga, diba? Pinagalingan mo talaga? May something. Siguro nga, pero hindi ko na-feel. Pero okay lang. Tumigil ka. Polinyang ka, tsaka meron Nolan ka. Hindi yung parang na-feel yun. Hindi. Okay naman nga. It was a happy life. So, happy childhood. So, okay na yun. So tapos, pero yung parents mo, how soon did you, how much time yung sa father mo na before he went?
Okay, nung ano, no, growing up nga, parang ano siya, no, very inconsistent yung presence niya sa life ko. Pero nung na-stroke siya, I don't remember how long ago, no, pero nung na-stroke siya, parang wala nang, ano eh, parang there was no family from his side, especially, who would take him in. Mm-hmm. So parang, actually, naano ko noon, no, parang I was put in a situation na hindi naman kami talaga close. We don't really have a relationship, so to speak, no, na talagang maayos. Well, yung, kumbaga, alam mo, yung andyan lang siya, pero I didn't feel that bond with him. Pero I had to, in a way, take care of him kasi sino pang gagawa, di ba, nung when he was sick. So I had to do that. Artista ka na nun? Medyo, artista na ako noon. And may, okay, just to backtrack a bit, nag-anecdote pa nga ako dyan. Si Mercy Liardi, kasi she was the one who discovered me. Mercy Liardi, okay. Yes, oo, and she gave me the name Lovely, no? Pero grabe yon, alam mo, hanggang ngayon, pagkahalimbawa may birthday party or whatever na nandun ako, nandun siya, talagang ikikwento niya yon, natutukan pa nga siya ng baril ng papa ko kasi naiuwi niya ako ng late. Si Mercy Liharde. Yes! Tanong mo kay Tita Mercy. Kasi inuwi niya ako ng late. Eh, kasi syempre, pag nagsistart ka sa showbiz, iaano ka, di ba? Parang ipaparty-party ka, nasasama ka, kakalad ka rin, kapapakilala ka sa mga, sa press, sa mga producers, ganun. Parang expose ka. At that time, I was like 14. Tapos, pinaalam niya ako sa papa ko. Kasi nung time na yon, nandun si papa ko sa life ko noon. Parang, nagbakasyon ako sa kanya. So, doon niya ako sinundo sa parang apartment ng dad ko. And then, yung dad ko talaga, sige, dalhin mo yung anak ko. Pero, 12 o'clock, ibalik mo na. Parang ganun. Walang ganun sa showbiz? Wala talaga. 12 o'clock, magsa-start pa lang yun, diba? Parang nauwi niya ako noon, mga 2. May, talagang tinutukan siya ng baril. Like, di makalimutan ni Mercy yun. Maaga pa yung 2, ha? Diba? O kaya nga sabi ko talaga naman. Tapos, at saka, ang feeling ko noon, grabe ka, parang anong right, diba? Wala kang ano sa life ko. Pero syempre, tatay mo pa rin. What, but anyway. Was it something had to do with liver yung kanyang cause of... Stroke eh. Na-stroke siya. Oh, yun nga. Nung nagsakit siya, na-stroke siya. So, I had to parang, in a way, take care of him. Pero alam mo, Butch, kasi nga siguro wala kaming talagang relationship, I couldn't really take care of him in my house. Para kasing hindi ko alam paano ko gagawin. So, I had to parang rent a place for him, tapos get a parang caregiver or bantay for him, ganon. Although, inano ko siya, pinatira ko siya sandali sa house ko for a while, pero after that, nung nakakuha na ako ng lugar niya at nung ano, magbabantay sa kanya, so, linagay ko siya doon. And then, yeah, syempre, I was taking care of all the finances, ganon. Oh, tapos, oh, malay mo, nakapagdala pa siya. Kaya pa kaya niya nun? Parang hindi na, nahihilo na siya nun eh. Ayun. Tapos nung ano din, nung after nun, eh, he was a difficult patient. Kasi ilang parang caregivers at bantay yung sumusuko sa kanya. Because he was very difficult. Syempre, dala na rin ng sakit, ng katandaan. Kaya there was a time nakabili ako ng house sa in Binangonan, doon ko na siya nilagay, tapos may parang cousin ako na willing naman to stay with him, so siya yung nagbantay, tapos ayun hanggang sa doon siya namatay. Mga anong year na yun? Oh, mga long time ago. Oh, hindi ko na tandaan eh. Oh, mga siguro mga 90s, yeah, mga pero, pero 90s. Pero nakita na niyang Lovely Rivero ka na. Nakita naman niya. Nakita at proud niya siya? Siguro naman. Oh, I guess. Kahit papano. Oh. Mm-hmm. I hope so. Pero nung bata ka, siyempre, I can imagine, bata pa lang, maganda ka na. So, laging sinasabing, dapat mag-artista tong batang to. May mga ganun. May mga ganun naman. Modesty aside, talagang ano. Pero kasi nga nun, kaya ako nag-artista dahil mahiyain ako. Kinaladkad ako ng mami ko sa audition. Hindi ko naman ginusto. Anong age? I was 9. Okay. Kasi napansin ng mami ko na lagi lang ako nasa room. Lagi lang ako paggaling sa school, magkukulong ako sa room. Tapos meron, mag-aaral ako. Medyo nerd, may pagka-nerd ako nung
bata ako. Tapos na, parang ang ito kwento rin niya to, no. Ang napansin niya na parang kakaiba tong anak ko, hindi siya yung parang maglalaro sa kalye, ganyan, nandun agad siya sa room, sabi niya. Tsaka parang at 9 years old, dapat parang ano ka, 'di ba? Mahilig ka makisama sa mga ibang bata. Ako parang loner. So nung nag-flash sa TV nung na may audition for Kalus Kosmosmos, mm-hmm. without me knowing, kinontak niya na nagpalista siya na i-audition niya ako. This was Kalus Kosmosmos. Batch 2. Batch 2. Oo, kasi sila Maricel okay. Soriano, Myla Gumilad, Ran Rev yung batch 1, di ba? So batch 2 magkakaroon kasi medyo lumalaki na sila at then last ano sila nilipat sila okay ng Kuskus Balungos diba? Ng Kuskus Balungos pero yung batch 1 si Maricel Soriano mm-hmm. Jacqueline Pusit tapos si Drum Rep si Andres Bukid tapos si Myla Gumila si Mercedes De Brazo yes diba tapos yes. si Chichay si Aling Farah yeah oh buti ka pa ako hindi ko na masyado matandaan eh oo oh, so, pero never miss kayo pag Sabado pero kasi ang saya ng show na yun diba so sino batch mo sa sino pa? Sila, well, hindi ko alam kung meron mga nagtuloy sa showbiz. But Christine Santana, ganyan, Cherry Pie, ano bang pang... Hindi pa Pikachu, basta Cherry Pie. Parang Tylo, pero hindi na ata sila mga nagtuloy. Pero, yun, yung... Pero, in fact, magkakaroon kami ng reunion sa Sunday. Kami ng Kalis Kosmosmos, magkikita-kita kami. So, ganon. So, dun, pinasok niya ako, in-audition niya ako. So, saan ito? Sa Broadcast City. Broadcast City, okay. So, nung finally sinabi niya, alikali, magbihis ka, magbaligo ka, bibihisan kita dahil may pupuntahan tayo. Sabi ko, saan ma? Mag-audition tayo. Sa anong audition? Sa Kalus Kosmosmos. Ha? Sabi ko, pinapanood ko rin ang Kalus Kosmosmos eh. Sabi ko, bakit ako mag-audition? Sabi niya, hindi, basta mag-audition tayo. Siyempre, mami, nagsalita na si mama, so hindi ka pwedeng humindi. So ako naman, naging hiya, tapos ayoko talaga. Pero alam mo, nung nandun na ako, ang natatandaan ko pa yung panel was si Bertao Marcelo, mm-hmm. si Tito Johnny Manahan, direct, at saka si Gary Lissing. Yung mga cast yan eh. Oo, sila yung parang nandun. Panel of judges, mm-hmm. kumbaga. Alam mo, nung pinag-audition na ako, nung, kasi ano, bumukas na yung ilaw, ganyan, mag-audition ka. Parang, alam mo, nawala yung hiya ko. Basta kung ano yung pinagawa sa akin, ginawa ko. Tapos parang nakita ko ang daming bata. Sabi ko, saya nito ah. Parang nagustuhan ko siya. Tapos pero syempre I wasn't expecting anything. Anong pinagawa sa'yo? I remember ang una kong line sa script. Parang, tingnan mo yung dagat oh. Tingnan mo yung dagat. Ano ba yun? Something. Tapos bakit? Kasi wave siya ng wave. Parang ganon. So hindi ko na ma-remember. Basta yun. Yun yung parang pinaulit-ulit nila sa akin. So, tapos din ginawa ko, and then, nung umuwi na ako, wala lang, I forgot about it. Kasi ang dami namin eh, siguro mga 200, 300 yung mga bata doon. So, siya para makuha ka, di ba? So, ako naman, in-enjoy ko lang yung experience. Pero after like a week or two, tinawagan ako. So, nakapasa ako, and then nag-taping na kami. Nung taping naman namin, tuwan-tuwa ako kasi para siyang laro, para kaming naglalaro ganun mga bata. Parang kumbaga doon doon ako lumabas sa aking shell. Kasi talagang dati wala talaga nan sa room. So lang hindi mo na inabot si Gwendolyn Talaktak. Si Princess ba 'yon? Princess. Oo, Princess. Naman! Oo, nag-abot kayo sila. Yes, nag-abot kayo. Yes. Si Eddie ba si diba siya yung mayabang? Maarte na mayabang, yung sabi niya. Sa laki ng swimming pool namin, pag dive mo, pag ahon mo, Manila Bay na. Oh, di ba? Mga ganon. Natatanda. Grabe, natanda. Ganon. Tapos, di ba ganon yung mga, ano noon, may mga skits, di ba? So, nakakatuwa. So, nag-enjoy talaga ako. Plus, educational yung show eh. Yeah. Kasi may mga historical, ano kami, di ba? At walang toilet humor. Wala. Bawal din yun. Kasi mabata eh. So, ano siya? Gusto ko maging. Maging? Ang unang-una kong inambisyon, gusto ko maging journalist. Okay. Bata pa lang ako, parang gusto ko na. Alam mo 'yon, yung pagka may nakikita ako kasi noon naman, 'di ba, meron ng mga reporters, okay. Tapos mga journalists sila, tapos nagre-report sila sa TV. Talagang tuwa-tuwa so, ako. Idol mo si Harry Gasser. Oh, yeah. 'Di ba? Oo, yung mga basta ano, tawag nito, gustong-gusto ko 'yon. Ewan ko nga, sabi ko nga parang ang nerdy ng mga ambition. I mean, for a kid, 'di ba? Parang journalist, ano ba 'yon, 'di ba? Tapos
nawala naman yon, nawala din yon. And then, ayun na, hindi na ako nagkaroon ng any parang aspiration pa. Kasi parang doon na ako napunta. Yung parang in-enjoy ko na kung ano yung nandyan. Pero I knew then, nung nagkakaluskus-musmus ako, na gusto ko to be in media. So, nung but college... Hindi ka nag-Newswatch Junior Edition? Actually, alam mo, yun, gusto ko yun. Gusto ko talaga. Okay. Gusto ko, sabi ko nga, parang ano kaya kung naging newscaster na lang ako instead of artista, no? Parang ganon. Kasi gustong-gusto ko talaga. Kaya lang siguro, ito yung hindi talaga doon. Pero gusto ko siya. Kaya nung, and tsaka gusto ko kasi yung parang feeling ko like, gumagamit talaga ng utak, di ba? Nagre-research din sila, tapos they have to be well-informed pag harap nila sa camera, hindi pwedeng basta lang alam nila yung script or alam nila yung, but they have to know the background. Nakakasabay mo sa tape si Jeris de Belen sa Flor de Luna? Nag-Flor de Luna ako for a while. Yes, nag-guest ako doon, parang, hindi naman love team, but love interest, kasi syempre marami Nino. Naman ni Rene Boy. Si wow, Rene Boy. Wow, kasi mistake. Oo, si mistake. Oo. Tapos, ang dami pa rin namin. Tapos, nag 2 plus 2 pa kami. Yung 2 plus 2 was si Vic Soto. And, Dina. Dina. Vic Soto and Dina. Tapos, si Herbert and ako. Okay. 2 plus 2 yun. Tapos, nag Victoria Hills din ako. Marami ako. Ang Victoria Hills kasi after Flor de Luna, di ba? Yes, after noon, nag-Victorious, nag-guest din ako doon. So, marami rin. Naano ko rin yung mga ganyan. Nakakatuwa so, nga so, eh. So, pag nagtataping kayo, nas kasabay mo si Flor de Luna na to. How was Jeris de Belen that time? Kasi hindi mo mahihain siya eh. Mahihain din, yeah. Quiet din siya, mahihain siya. Pero ako, hindi ko yun, kumbaga I didn't think badly of it. Kasi yung iba, di ba, pagka ganun, isipin, suplada, ganyan. Pero, isipin na lang, pagod siya. Kasi ako, parang sa akin, hindi naman bago yun. Kasi ako, ganun din, mahihain din ako kung di mo ako kakausapin, nasa isang tabi rin ako. Ano ako eh, like sa kaluskusmusmos, yun, medyo magulo na ako. Kasi ano ko yun, di ba, parang turf. Naging turf ko na, naging parang comfort zone ko na sila. Pero pagka yung lalagay mo ko sa taping na hindi ko pa kilala yung mga tao, mahihain pa. Hanggang ngayon, ganun ako. Talagang pag mahihain nasa... Mahihain ko pa yung lagay na yan. Hindi, kasi nga sa'yo, eh nag-warm up na tayo, di ba? Okay, pero kung hindi, quiet lang ako. Ganun talaga pag okay. Nagtataping. Kung hindi, sa isang ano lang ako. Tapos pag nag-warm up na, madaldal na ako. Pasensya, no? Kasi medyo may pagkakimi siya. Kimi pa tong lagay na to. So yun, pero talaga, matagal akong mag-ano. Tsaka pag gusto ko yung tao yan, ganyan. Kasi nga, eh, nice ka naman eh. Thank you. Kala mo lang. Ay, kala na. Walayaan mo na. Okay. Pero si Rene Boy, ilan taong kayo nun? Siguro mga 12, 13, mga ganyan. Siguro. Alam mo si Rene Boy, walang pinapalampas si Bistek ha? Si Bistek. Wala siyang pinapalampas. Nakaalago ka ba sa kanya? Nakaalago talaga eh, no? Eh, kasi ang babata pa naman namin, no? So, pero syempre, kung sa crush-crush, syempre may mga ganyan-ganyan. So, naramdaman mo? Eh, ewan ko, baka ako lang nakaramdam. Hindi ko alam kung mutual. Pero ano, parang alam mo naman yung tuksuan ng mga bata. Pero it was nothing serious kasi at 12, 13, ano, eh, kasi, diba 14. Eh, kasi diba, open naman si Bistek na... Ultimo si Jeris de Belen, ate niya, niligawan niya, di ba? Wala namang ganong seryosohan pa noon eh. Leya sa longga, niligawan, di ba? Tukso-tukso lang noon. Siguro din kasi, hindi rin kami nagka-work ng ganon katagal para mapunta dun sa totoong ligawan or ano man. But ano, I mean, you know, like, typical na, di ba, pag magkakalaro kayo, uy, crush-crush, ganyan, ganon lang. Victoria Hills, kasi di ba yung, Flor de Luna, nag-ending, parang naging parang kumbento, puro madre na. Hindi ko na alam, matandaan yun. Ano okay, parang puro madre na. Yung mga story. Kasi ang sumusulat na ng script, si Julie Daza. Ganun ba? Hindi ko alam. Julie Daza na ang sumusulat ng script. Tapos, after that, hindi kasi, lumakas si Annalisa eh. Oo nga, that time sila yung magkalaban oo, eh. Diba, kaya nag-Victoria Hills. From there, ito na ba yung nag-chikas? O mayroon pa in between? Hindi. Nung after nun, guesting, ganyan, ayun na nga, nakita na ako ni Tita Mercy, Mercy Leharde, sa isang beach resort. Beach resort ng uncle ko yon sa La Union. Because my mom then was working for my uncle. Siya yung nagmamanage ng resort sa La Union, San Juan. San Juan ata yon La Union. Anyway, so nandun kami, kasi we would spend summer our summers there, yung mga magkakapatid, ganyan, kasi nandun nga yung mom ko.
Then nakita ako ni Tita Mercy kasi yung isang cousin ko, I think, was in a relationship at the time. Kay, I'm not sure na baka mali-mali yung facts ko, but kay Alona Alegre yata. I'm not so sure, but parang ganon. So one of the Salvador, si, di ba, Salvador si Tita Alona. So, yon. And then, yung cousin ko yon, yung dad niya owned the resort. So we would go there, no? Dahil yung dad niya naman, kapatid ng mom ko. And then, doon ako nakita ni Tita Mercy, nagsiswimming ako. Tapos nung nakita niya ako, sabi niya, itong batang to, ganyan, pwedeng mag-artista. Pinatanong niya. Pero hindi siya familiar sa'yo pa? Hindi pa, kasi nung time na yon, parang laro-laro lang, puro laro-laro lang yung, ano ko, yung kumbaga, oh, nagpo-Fleur de Lune naman ako, nag-ano man ako, pero hindi pa nga Lovely Rivero nun ang gamit ko. It was still Geneve, makalinaw, yung, parang alam mo yung ito, i-guess natin tong ano sa ganito, itong batang at talaga at talaga umasa kasi secret kasi pangalan ng Gina Bacalina. Hindi ko nga naiisip yun kasi ako ano talaga wala ka plano talaga. Sino ba yun? Parang, sabi mo French, 'di ba? Sabi mo dugumbughaw. Hindi ba? So, starring, isipin mo, Victoria Hills, starring Geneve Bacalinaw. Pangit, ano? Hindi nga, ano, talaga, dapat ikaw na yung naging manager ko noon, eh, para nabago mo agad. Baka mas mano pa, maganda pa yung narating ko, no, from the start. Ano, una, hindi ako pwede mag-manage. I cannot even manage my own life. Kahit hindi, never ako nag-manager. So, tapos, di, so, yun na nga. So, hindi mo sinabi kay Mercy Liharner, excuse me. Ay, hindi. Kasi nga wala. Ay, wala naman kasi akong ganung feeling. Wala talaga. Basta sa akin, nag-arte ako dyan kasi masaya ako. Na-enjoy ko na kasi. Tapos, binibigyan kami ng TF na konti, pambili ng candy. Di ba ganun yung mga TF nun? Eh, hindi lang ba nabibili doon? Ha? Sige, sabihin mo nang may kasamang shopaw at saka soft drinks. So, parang ganun. Siyempre, di ba, magkano lang naman yun? Special na shopaw naman. Oo naman. Yung may ano, may itlog pa. May itlog maalat. Yes. So, sige. Sa nga, dalawa pa. Hindi, so ganun. May tapak na pula. Yun. So, parang ganun, ano? So, parang hindi ko talaga inisip na nag-aartista na ako noon. Parang wala lang, laro pa rin. So, nung si Tita Mercy, nakita niya ako, hinanap niya. Sabi niya, sino yung ano, parang parent nung, or guardian itong batang to? So, tinawag ng mom ko, which, nga, siya kasi yun, yung manager po namin, ganyan-ganyan. So, yun, kinausap niya yung mom ko. Eh, syempre, mom ko naman noon, patat na, diba? Talagang, ay, sige, why not? Tapos yun, doon niya ako pinangalan ng Lovely. Kasi daw, nung nakita, ito, according naman to kay Tim Mercy, nung nakita niya ako from the restaurant, kasi nandun yung beach, nung nakita niya ako, sabi, tumutugtog daw doon sa restaurant, yung, isn't she lovely? Ganon. So sabi niya, Lovely. Tapos, alam niya na yung owner ng resort is a Rivero. So, hindi niya alam, but kasi alam niya lang na Rivero yung may-ari ng resort. So, in other words, yung Rivero na hiram mo sa isang kamag-anak. Yes, okay. Actually, Rivero ako talaga nung time na yon. Kasi Ginebra, Rivero, Makalinaw ako. Mm-hmm. Kasi may mamos sa Rivero. Okay. So, yun. Pero nung time na inisip ni Tita Mercy na ibigay yon, hindi niya alam kasi hindi niya naman alam na related ako doon sa may-ari ng resort. So, yun. So, nag-usap sila ng mom ko hanggang sa naging Lovely Rivero na nga ako. Tapos, dinala na niya ako sa William Pascual. Yes, Baby Pascual. Pero marami pa akong munang ginawa na hindi pa agad chicas. So, naging mga sister-sister ako ni Claudia Zobel that time. Kasi sila yung naghahawa kay Claudia Zobel, di ba? So, marami pa akong mga ganon. Because in the question, si Claudia Zobel ba? Kasi ito hindi naman ang to ha. Kasi di ba sinasabi nila si Claudia Zobel was very cinematic ang face. Mm-mm. But plain in person. Mas maganda talaga siya sa ano, sa screen. Di ba may ganon? Yes. Di ba na, and I think nga, ano nga yun eh, better nga pag ganon kaysa baliktad kung artista ka. Kasi syempre dun ka nakikita, di ba? Tapos, and then you can keep your private life. Pwede ka, kasi hindi ka na pwede ka mag-changi sa Green Hills at hindi ka na kilala. Diba? Ay, kamukha ko lang yun. Marami nga nagsasabi. Ganon. Pero sa screen talaga magnetic ang itsura niya. Magnetic siya, di ba? Lalo pag nakaayos na, very sultry, di ba? Yung may sex appeal. Ano, pero mabait siya. Mabait siya, tahimik din siya. Tsaka parang
Kimi, hindi mo makakalay kasi syempre, di ba, we have this notion na pag sexy star or ang tawag nga natin noon, bold star, parang aggressive, ganyan. Siya, it was very quiet. Very quiet. So, yung may baga conservative din? Yung I would say so. I don't know if pwede mo sabihin conservative dahil quiet siya. Pero, but like say, di ba, mga leading man yun ng araw, sila Patrick De La Rosa. Ako, so, si Patrick. Baka naman yung pagkakasama si Patrick. Hindi, kasi di ba, ang dami niya talagang nahalikan at nasibasib na mga, di ba, kasi ganun lagi yung rule niya, di ba, mga rapist, tapos leading man na talagang, alam mo na, yung mga ganun dati lagi yung niya. Siya, naka-love scene ko rin yan si Patrick Nasibasib din. Hindi naman masyado, slight lang. Slight sibasib, yung mga talagang. Semi-sibasib lang. Teka, saan mo na sila nakala sa Shame? Hindi ko na matandaan yung mga movies na ginawa ko with Claudia. Kailan na, Sinner or Saint Oo, yung mga ganyan. Siguro hindi ko lang talagang alam. Pero Elude Perez yun, tsaka si Ricky Lee. Yeah, yung mga ang gumagawa ng national artist. I know, diba? Kaya nga. Yun, pero mga sister-sister lang ako doon. Yung mga talagang beat roles, support roles. Kasi parang syempre kaka-introduce pa lang sa akin sa Baby Pascual. So, wala pa. Siguro tinitingnan pa nila kung paano ba magre-register to sa screen or whatever, di ba? Pero yun nga, tapos after a while, inano na nila ako. Nung kinausap nila ako na may gagawin silang movie about five women. Baby Pascual. Okay. Yeah, ito, tingnan ko maalala ko. Sige, ikaw ba yung tomboy-tomboy na Hindi, si Tanya. Si Rachel Ann Wolf yun. Okay. Ano ka nga ba? Ako yung fan. Ako okay. Yung kay PJ Abellana. Okay, diba? Kasi diba, Jacqueline Jose was the nerdy. Yeah, librarian. Librarian. Mm-mm. Tapos, si Tanya Gomez, yung pasosyal. Oo, secretary na pasosyal. Uh-oh. Social climber. Social climber na nag-birthday party pero nakaterno with butterfly sleeves. Si siya yun, di ba? Siya yun. Tapos si Carla, siyempre si Carla Kaluwa yung pa-sexy. Tapos ikaw yung fan nga. Ako yung fan ni PJ Abellana, no? Na talagang sobrang sikat siya nun. Nagaling sa Annalisa. Oo, sila ni Lenny. Tapos, si Alvin Cannon ba nandun din? Oo, siya ang leading man naman ni Carla. Doon. Carla. May na-miss out pa ba tayo? Si Rachel Ann Wood. Rachel Ann Wood, the tomboy. So, lima kami noon. So, teka man. Nung ba nakita mo si Jack Lewis, naisip agad na magiging Cannon winner ito? Siyempre, hindi. Pero alam mo, sa kanilang lima, siya yung naging close ko talaga. Mm-hmm. I would say, si Jane was my first showbiz best friend. Mm-hmm. Nung time na yon, lima kami, siya yung close ko. Kasi siguro pareho kami yung maliliit Matatangkad yung mga sila Carla, tsaka mas si Rachel sila. Beauty Queen yun, di ba? Beauty Queen yun, si Tanya, tangkad din. Kami yung parang mga bibut doon, di ba? Liliit namin. Tapos, she was really nice. I mean, tsaka very parang hindi quiet but lang siya, parang humihirit-hirit siya, pero parang alam mo yung poker face, ganun siya. Pero nakitaan mo na mahusay naman siya talaga. Yeah, nakita ko naman talaga. Ako kasi nakita ko agad yun. Yes, nakita ko naman talaga na mahusay. Ibang atake ni Jane. Oo, siya parang natural lang, parang walang effort. Parang ito, ganito kung ano yung ginagawa niya off camera, yun, ganun din pag sinalang mo siya. Very natural. Ewan ko kung nadukas doon sa shooting eksena na yung pinaseo siya ng bap-bap girl. Naalala mo yun? Tapos yun, then umiiyak daw siya doon kasi ayaw niyang gawin. Yung bap-bap girl. Noon pa may ganun na siya, no? Alam na niya kung parang yun. Yun, nakakadiyak. Pero ang asa, nakwelahan ako kay Tanya Gomez. Yeah, kasi diba, ang weird ng niya, yung talagang gustong-gusto niya talaga yung social niya. Social siya, di ba? Pero halata mo naman pilit. At saka walang pera. Yes, cute nga yung movie niyon kasi ito is parang iba-ibang babae, limang babae na iba-iba yung personal, iba-iba yung nila, trip nila sa buhay. Diba? Ganon. And it brought us together talaga. Naging
close kami. Kasi nung time na yun, hinaus pa kami sa isang bahay para maging close kami ni Tita Bibi. Sa bahay ni Tita Bibi Pascual, doon kami nakatira para for the promotion, ganun. Babe, sa may New Manila ba yun? Sa may End Domingo. End Domingo ba yun? Basta sa may malapit sa Broadway. Niño Mulak na... Yun. Na, oo, yung Ensimada, yung banda doon sa area yun. Sandali. So, bukod sa akin, meron ko ba bang ibang kilalang nakapanood noon? Ikaw yata lahat pinapanood mo dahil kailangan sa dahil kinikritik mo. Actually, hindi ko na recite nga ako, hindi ko na matandaan masyado yun eh. Oh, yan mo na. Basta nag at least may nakasama ko yung kan ano, 'di ba? Best actress doon. Ito talaga, isinusumpa ako. Ito tinataya ko ang aking career. Ang chikas maganda, underrated. Talaga, feeling mo? Thank you. Samahan mo. Kasi, maniwala ka naman sa akin. Pinikula mo yun eh. Hindi ko lang. Hindi. Kasi ikaw lang nagsabi nun ngayon eh. Kaya nakakatuwa. Hindi. Ako, I really enjoyed it. Kasi, parang nakakatuwa naman yung iba-iba kasi nga yung ano. Tapos, kasi napanood ko yan sa sine. Tapos yung pinalabas siya sa Channel 7 a few years later. Mm-mm. Enjoy na. Mas nagustuhan ko. Nasa na, wala na kopya nun ano? Wala na. Nga eh, wala na talaga. Sayang ano, sana may magkaroon. Pero hindi, kasi ang cute na movie. Actually, cute siya, di ba? Yung ba, ano, I would believe na cute. Kasi lalo na yung, yun nga yung sa akin, yung iba-iba nga kayo, di ba? Iba-iba kayo, pero magkakaibigan kayo, di ba? And kasi, ganun naman talaga sa buhay, di ba? Yung mga kaibigan mo, hindi naman kayo pare-pareho ng ugali, pare-pareho ng trip. Kasi tsaka para time sikat pala si Carla Calua eh. Oo, diba? Siya kasi talagang, siya yung premier leading lady na ng Baby Pascual. Si ano to, tapos wala na yata si Baby, wala na si Baby Pascual. Tapos, wala, oo. And then, okay, ito ha, para patunayan ko sa inyo na mahusay na pelikula siya, after that, siguro mga 3 years later, gumawa si William Pascual under Baby Pascual Productions ng Takaw Tukso na nanalo ng Best Picture sa Orian at nanalo si Jacqueline Rosier ng Best Actress. Ayan. Ay, nagsunod-sunod naman na si Jacqueline. Nagsunod-sunod, di ba? Yes, private show. Sila rin yun eh. Yun. So, yun tapos. Galing. Ahusay ng ano mo. Talagang alam mo siya. Nung dumating ka sa Dutch Entertainment, naka-establish na sila. Nandun na sila Francis M. Nandun na sila Lea Salonga. Mm-hmm. Sabay-sabay kami. Isa ako sa Original 16. So, yung first airing ng Dad's Entertainment, kasama ako doon. 86 ba yun? 86. Yeah. So, Lea Salonga, Francis Magalona. Francis Magalona, si Manilyn Reyes, Cheryl Cruz, Tina Paner. Basta 16 kami noon eh. Gigi De La Riva, ako, sino pa ba yung iba? Mon Alvear. Sino pa ba yung mga kasama namin doon? Romnick. Mm-hmm. Yeah, I think Romnick. Oo. Tapos si one week, sino to? JC Bonin. Basta we were 16. Jojo Alihar ba kasama? Yeah. Jojo Alihar. We were 16. Basta apat kami sa bawat araw. Pero si Jojo uncle yun na dun. Parang hindi naman. Hindi, kaibigan ko si Jojo. Parang hindi naman. Ang time na yun, bagyat siya kunyari. Kami ni Jojo kasi lagi kami naglulukohan yan. Yeah, mabait yan si Jojo. He's also a good friend of mine. Super. Maloko yan. Makaloko. Tell me about it. So hindi, pero nung in-approach, paano ka napunta doon? Tinawagan ako nila, siyempre sila, the Carmelites, di ba? Alam mo naman, mga secretary ni Kuya Germs. Saka nakita? Siguro nakikita na nila ako nun sa, probably, kasi di ba yung Chicas was well promoted naman, pinromote naman yun. Tapos di ba nag-guess-guess ka naman kung saan-saan, di ba? Oo, nag-guess-guess na ako sa Lovingly Yours Helen, kung saan-saan. So ano na, parang kahit pa, tsaka... Familiar face na. Oo, familiar face na, tsaka may pangalan na akong maayos-ayos, Lovely Rivero na, hindi na Genev Makalina. So ayun, so siguro na, naspatan na nila, ganun. And I was also doing na mga TV commercials, nag-TVC na rin ako. Ano mga product mong binayang halo? Pond's Cold Cream, ano pa ba, Safeguard, Fresh Plus, yung toothpaste. Mm-hmm. Tapos may isa rin akong parang Christmas edition ng San Miguel Beer. Yun na, may mga ganun-ganun na. So, yun. So siguro medyo familiar na. Hindi ka lang sa Ginebra. Hindi nga eh. Not even for the calendar. Oo nga. Ayun, dapat nag-calendar, diba? Hindi mo sinabi eh.
Diba? Wala eh, hindi. Eh ngayon, lalo nang hindi pwede. Wala mo naman. Oh my, oh my. Anyway. FHM nga, kahit 40, diba? Anyway, tas ayun, so tinawagan ako nila Tita Chuchi, nila at Tita Carmelites. Yun. Sabi nga nila, meron daw parang show na mga baguettes. So, hindi pa yata uso yung uso na yung baguettes noon, yung term na yun. Oh, kasi yeah, yun yung time na yun nga, chicas as baguettes. Yeah. Siyempre hit na hit yung baguettes noon. 14 going steady, yan yung mga time na yun eh. Yun, tapos sa ano pa nga eh, nagregal-regal pa ako pero hindi na natuloy kasi nga ibang ano yon, nag-asawa na ako. But na nag-sign na pa ako with Regal but biglang nag-asawa ako. But yung time na yon, so that's entertainment muna. Yun, sabi 16 young stars for each day. Okay. Oo, so ang saya. Masaya siya nung talagang first day namin. Broadway Centrum kayo agad? Hindi. Doon lang kami sa maliit na studio ni Kuya Germs. Yung which one? Sa GMA? Yung luma. The small or the smaller? So, baka the smaller siguro yun. Smaller studio. Oo, okay. Siguro doon kami muna nila, guys. Tapos nilipat na lang siguro nung lumalaki na yung ano, di ba? Pero maliit yung studio na yon. Tapos yung ilan lang yung live audience na pwede. Pero ang bilis nag-ano eh. Talagang ang bilis nag-pick up nung show. So, hanggang sa ayun na, talagang naging marami, nagkaroon na ng following to the point na pagka nagpupunta ka sa mga mall shows pa noon or yung mga out of town, talagang yung mga fans noon kasi, 'di ba? Grabe yung tilian, lalo na kanila, ang mga talagang ano noon, sila Manilyn, sila Cheryl, yan yung mga talagang ano. Kami naman, kami nila Gigi, medyo kami yung mga tahimik. Si Lotlot pala nandoon din, sikat na sikat si Lotlot din doon. Tapos nung ano na, ako yung unang-unang sumira sa ano nang nadats kasi ako yung unang-unang nag-asawa. Kasi bawal yun, syempre. Di ba noon, hindi mo nga pwedeng sabihin na may boyfriend ka. Kahit na nga boyfriend mo na, pag nililigawan ka ba? Yeah, no, we're just friends. Di ba? Ganyan ang ano noon, showbiz answer. Di pwede. Unlike ngayon, di ba? Talagang ano, openly, sinasabi nila mag-boyfriend na sila, live-in na, whatever. Accepted na. Almusal mo as umaga, kinikwento mo na eh. Oh, di ba? Ganun na lahat. Nakaano. Dati, di ba, talagang we're just friends. Kahit na kayo, di ba? So anyway, nung nga, 6 months into That's Entertainment, ayun na, nagpaalam na ako kasi nakilala mo na si Nancy Noco. Nakilala ko na siya That's pa lang, yung start pa lang ng That's. Kaya lang Nancy Noco mas na TV executive. Ano siya? Producer. Siya ang producer. 8 cinema films. Siya yung nag-produce ng Bongga Kaday, Angela Mercado. Ano ba yung mga pinroduce niya? Yung mga ganon. Usually, Nora Honor. Bakit nga ba Nancy pangalan niya? Nasi. Ignacio. As it's Nasi, not Nancy. Nasi, N-A-C-Y. So it's not Nancy, it's Nasi. Nasi, oo. Ignacio. Ignacio okay. Kasi, no, kom. So, tapos? Kaya ko siya nakilala. Siyempre si Ate Mercy pa rin, may kagagawa niya. Si Ate Mercy Liharde, nung nga, nang time na yun, nagda-dots na ako, inano niya, sabi niya, may producer na interesado na ma-meet ka kasi gustong gumawa ng film. And that time yun, siyempre, lumalabas na ako sa dots, paumpisa. So, sabi niya, parang naghahanap siya ng ilalagay sa movie niya, ikakast. So, pina-meet up kami. So, nag-meeting. So, akala ko naman movie-movie lang kasi syempre malayo age gap. Yung age namin, malayong gap. Kasi kung Angela Mercado siya, ilang taon siya ng producer siya ng Angela Mercado? Wow, basta ang okay, ano na lang, let's just do the math. I'm 54 now, he's 80. So, ganun ang age gap namin. He's 80 now. So, yon. So, ilan ba yun? 20 plus, almost 30, 26 years. Parang gano'n, no? Tama ba yung math ko? And you were how old that time? Ay, nako, ang bata ko. I was 16 at that time. And he was? And syempre, minus nyo na lang. Huwag nyo na pamatma, ikaw naman eh. Mahina ako sa mat eh. Oo nga. Kaya nga, basta alam mo na, basta ang premise is 80 years old na siya ngayon and 54 ako. So gano'n. So 26 years okay. In difference. So, yun. So, di nag-meeting kami. So, may movie na nilalatag. Ang title pa nun, tandang-tanda ako, akin na lang ang bukas or something like that. Tapos, naging akin ka na lang. Oh, ayun na nga. Ayun na nga. Tapos, linalatag na. Mario de los Reyes yung director, Christopher de Leon. Ganon yung mga plano. And we were meeting about it.
Kaso, eto naman si Mr. Producer, si Mr. Nasi, eh, iba naman pala ang pakay na. Parang, siguro, he was liking me pala. Hindi ko naman alam. Siyempre, that time, hindi ko naman yun inakala. Dahil, di ba, laki nga ng gap ng age namin. Akala pero, ko pero may time, project talaga. May project talaga. Okay. Nagmi-meeting na kami. Tapos, nag-meet na rin kami with Mario J. Mm-hmm. May project talaga. May script. Tapos, ayun na, pero nagugustuhan pala na niya ako. Na hindi ko naman syempre inakala, kasi nga, di ba, parang I didn't look at him that way. Akala ko no, nung madalas siyang bumibisita sa bahay, na wala naman kaming meeting, akala ko mami ko yung type niya. Totoo yun. Akala ko mami ko, kasi imagine mo, nasa St. Paul's pa ako no, nag-aaral ako high school. So, ang uwi ko ng school, mga 5. Eh, 3 o'clock pa lang, nasa bahay na siya. So, sinong binibisita niya doon? Akala ko, mami ko. Yung pala, nag-iintay siya sa akin. So, hanggang finally... May dala naman pasalubo. Meron naman. Very generous naman siya sa mga pagkain. Kaya siya nagustuhan ng mami ko. Food. 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 Sumapansit-pansit. Mga gano'n. Talagang inject na inject, di ba? So, yun. Of Chinese heritage ba siya? Oo, Chinese. It's really Chinese. Parang 25... Wala ata. Yeah, parang 25% Filipino lang siya. Pero dito na nga siya, ano, raised. Pero born in China siya. So, ayun. And then, nung finally, nalaman ko lang na ako pala yung gusto niya kasi there was one Valentine's Day na nagpadala siya ng pagkalaki-laking bouquet sa school ko, sa St. Paul's. So, nung nakita ko yun, syempre naskandalo ako kasi, syempre parang... O naskandalo yung mga madre? Oh, ako. Actually, parang nahiya ako. Kasi syempre parang, bakit ako pinadala nito? Eh, ang tandaanan mo. Parang ganun yung ano ko. Tapos, di syempre parang hindi ko maatim, di ba? Na ako yung gusto pala niya. Kaso yung mami ko, kasi nga siguro dahil tuwing hapon nandun siya sa bahay namin, nakagaanan siya ng loob ng mami ko. So, gustong-gusto siya ng mami ko for me. Parang hindi, sabi ko nga eh, sa isip-isip ko ngayon, sabi ko, hindi man lang naisip ng mami ko na ang tanda nito para sa akin. Di ba mas skandal yung ibang magulang pag ganon? Siya parang hindi niya yun nakita. Parang nakita niya lang na ang bait na tong taong to. At siguro, tingin ko, in hindsight, parang naisip niya siguro na kesa mapunta sa kung sinong bata na hindi ba lolokohin lang siya, hindi siya alagaan, hindi dito na parang ang ganda ng intention. After all, ang dami nagkabuntis sa That's Entertainment. O nga, ako nga, sabi ko nga, ako yata nag-umpisa nung trend, nakakahiya kay Kuya Germs. So, ayun. So, tapos nun, nung nagustuhan ko na rin siya kasi mabait. Tapos siguro din, siguro meron din kinalaman yung dahil nga may father issues ako, yung mga father figure issues. So, siguro parang tingin ko sa kanya, parang father, di ba? Parang gano'n. Siguro. Pero single naman siya nun? Single siya. Never married. Never married. No kids. May 2 kids siya. Pero, wala sa kanya. So, parang basically single. Oo. So, yun. So, parang nagustuhan ko siya. And ang weird, no? Kasi parang feeling ko, parang ang tanda nga. Pero, alam mo yung nahihiya ka na matanda siya, sobrang laki. Kasi syempre yung peer pressure noon, di ba? Yung mga classmate mo, ang mga dinidate, mga taga-Lasal, taga-ganyan, college, ganyan, or high school. At least ito, producer na. Oo nga, pero di ba? Parang noon, hindi ano yan, parang ano ba yan? Di ba ganun? Ngayong panahon na to, accepted na natin yung mga ganyan noon. Diba? Hindi yan eh. Hindi talagang parang ano yan. Iisipin pa nila, baka may iba kang gusto, diba? Baka dahil gusto mo yung money or something. Mm-hmm. Eh, pero nung time na yun, kabata-bata ko, hindi ko naman naiisip yun, diba? Wala naman akong ganung ulterior motives pa, diba? Tsaka, masaya nga yung child. Hindi ko nga na-feel na poor kami, diba? So, kahit na... Kumikita ka naman. Kumikita naman ako. So, there was no, ano, kahit mabait lang talaga siyang tao. And to now, we've remained good friends and co-parents. So, ano, ayun. So, naging, ano na. Mabait at, which means, bakit maldita ka ba nung time na yun? Ay, hindi naman. Hindi naman sa maldita rin sabihin. Kasi nga, di ba, parang in my mind, ang laki ng age gap, may ganon. Parang ayoko kasi ang laki ng age gap, parang hindi dapat. Pero kasi nga, ang bait, so parang nawala na yon. Hindi mo na nakita yon. Ganon. So, in other words, so, kaya April na yung bumagsak ang bataan. So, yung bataan mo, kaya nung bumagsak? Nako, kailan ba? I don't know the exact date, but basta I was, nung nakilala ko siya, I was like
kakilala ko siya 15, tapos 16 naging kami. 17, I got pregnant. Okay. I got pregnant when I was 17. Tapos, yun na nga, nung na, and alam mo, akala nung iba, aksidente yung pregnancy ko. No, it wasn't an accident. Love yun. Ano siya, parang, kasi nung, okay, when, ako talagang syadong ano to, nung when we started going out, naka-contraceptive ako. Okay? Naka-contraceptive ako. Kasi alam na, kasi nga hindi naman exposed naman ako sa ganyan dahil mom ko nga, di ba? Hindi naman niya ako tinatago sa mga ganon. So I was using protection. Pero nung time na niyaya niya akong magpakasal, gusto niya na akong pakasalan, ayun nga yung little voice inside me na love ko tong taong to, pero ang tanda niya, ang laki ng age gap namin. So parang ay, gusto ko magpakasal pero parang hindi dapat. May ganun ako. So ito, in my mind na, ewan ko, parang talagang pagka-immature nun, sabi ko, sige, titigilin namin yung protection. Pag nabuntis ako, ibig sabihin, magpapakasal na ako. Ganun ang naging ano ko. Parang hindi ako makapag-desisyon na magpapakasal ako. So parang, I will let nature take its course. Parang ganun. So tinigil namin yung ano. And ayun, na this. So, nagpaalam na ako sa Dots Entertainment. So, akala ng mga tao, syempre, na parang, ay, nabuntis kayo magpapakasal. Hindi, tinigil talaga namin yung protection. Inalis namin. Tapos, ayun na, nung nagsabi na ako kay Kuya Germs, syempre, may mga panghihinayang, ang dami kong narinig. What was it, a scandal that time? Medyo, kasi ang laki ng age gap namin, plus ang bata ko. Hindi naman kasi laki ng scandal nung kay Lotlot at saka kay Monchi. Hindi naman, kasi sila naman parehong bagay. At saka talagang sila yung talagang prime young stars nung time na yun eh. Sila yung hot na young stars. And they were younger. Younger. And both of them kasi are celebrities, di ba? Pero saka anak na malalaking mga artista. So talagang sila yung, kumbaga, yeah. Walang panama sa news nila yung news namin. More yung news namin, more of nagulat lang yung mga tao na para bang ano yan, bakit ganyan, tapos syempre doon ako nakarinig ng mga masasakit na parang siguro kasi dahil producer, may money, ganun, syempre narinig lahat na ko yun, pero alam mo yun nga eh, siguro I consider this as a gift na usually hindi ako masyadong apektado sa mga sinasabi ng ibang tao, parang sa akin parang kaya kong i-ano yun, kasi parang I know myself eh, tsaka pag ito yung decision ko, ito na yun, ito yung nararamdaman ko eh, parang kaya ko i-drown out yung noise. So, and you have to thank your mother for that. Anyway, well, I don't know if I should thank her na ang aga kong nag-asawa. yung ganung attitude. No? Yeah. But at saka kasi siguro nakatulong nga na yung mom ko kasi, so gustong-gusto niya si Nasi. Parang di ba dapat 'yon yung mom mo yung unang kukontra. So siguro kung kumontra siya, ay maaring napigilan ako. But siya pa yung talagang gusto niya. So siguro nga dahil nga naisip niya na mas mapapabuti ako dito sa taong ito dahil mas matanda, maalagaan ako, parang ganoon siguro. Was it a grand wedding? We were married sa West. Mm-hmm. I didn't, ako yun ang ayaw ng grand ng wedding. Ayaw ko nga, weird ko nga eh. 'Di ba parang dream ng mga babae yun ay kakasal ka sa church. Ayoko. Kaninong West kayo humarap? Makati. Mm-hmm. Friend ng mom ko yung judge. Si Judge Capulong, wala na rin siya ngayon. So, ayun, July 4, holiday, pero nagawa ng paraan, nakasal kami doon. Tapos, it was a good, marriage yung for... Feel American friendship day, naging feel Chinese yun, friendship day. Yun, diba? Correct. So, ayun naman, naging, and ang bait din kasi ng pamilya nila. Yung mga nokom, they were really, really Chinese nice. Speaking. Yung in-law ko noon, yung mother-in-law ko, hindi kami nakakapag-usap kasi hindi siya mag-Tagalog. So, mm-hmm. Yun. But I remember her to be very, very kind, very nice, sweet lady. Pero sign language lang kami. Ayun. So, ayun. And then, after that, so kasi busog na busog ka sa tikoy. Siyempre, diba? Pansit, mga ganyan. So, ayun. So, naging maganda naman yung samahan namin for 7 years. Saan ka tinira? Nung una, nagtumira kami dun sa bahay ng brother niya sa Corinthians. Kasi nga, parang nag-start out pa lang kami. So, nag-Corinthians muna kami sa bahay ng brother niya. May room naman siya talaga doon. And then, lumipat kami sa Green Hills, sa may Annapolis, sa isang condo doon, which ang nakabili,
si Gabby Concepcion. Kaya pag nakikita kami ni Gabby, alam niya yon. Sabi niya, alam mo, ako nakabili nung condo niyo noon eh. Ganon-ganon. Oo nga, sabi ko. Siya yung nakabili. Anong building doon? Rich Bell Tower yata or ano. Basta yung, kung saan yung food zone ngayon. Kasi dati yun, nandun yung Cosmo Bar. Yeah, okay. So yun, doon. So, ayun. Tapos, after that, he built the house sa Corinthians din. Doon kami nagstay hanggang sa ano na, hanggang sa... Lady of Leisure ka nun? I would say so kasi I didn't have to work. I mm-hmm. didn't have to work kasi kahit pa paano, yun nga, he took care of us. And, pero kasi, ano ko eh, parang sanay ako na may ginagawa. Ayoko nang wala akong ginagawa. So I went, nung college, kasi college pa ako nun. Yeah, yeah. I went back to school. Okay. Nung may asawa na ako. So meron naman allowed naman na yes, so kahit allowed. Married ka na eh. I went back to school, I finished, what did you take up? Advertising. Mm-hmm. Kasi nga, di ba journalist, yung gusto ko maging journalist, tapos gusto kong maging, basta gusto ko media, so yun, advertising, gusto ko rin sa ad agency. Si Lourdes Kisumbing yung ano nyo, classmate yun. Classmate yun ang husband ko. Ex-husband. Classmate siya. Yes. Sa Lasal. Lasal ata. I think sa Lasal. Yun, ganun yun, ganun. Na-stroke yata ako. I cannot move my hand anymore. Yes. Sandali. Classmate or schoolmate. Sandali. Basta alam ko, they were... Si Dr. Lourdes Kisumbing. Yeah. Di ba ano siya? Advertising. Pero advertising ang ano niya, di ba? Parang background niya or something. I don't know if... Magkatabi kami ng bahay ni Lourdes Kisumbing kasi yung bahay namin sa likod ng Merinol. Oh, yeah, yeah. O nga, ayun. So, yun. Alam ko, so, yun. Ganon. So, yun yung batch ng ex-husband ko. Tapos, hindi. You had how many children? Two. A boy and a girl. Mm-mm. And, yung lalaki is 37 years old now. His name is Nathan Gabriel. Mm-hmm. Oh, at least hindi walang alak ha. matino yung pangalan. May kali sa wife place, Nathan. Oh, Nathan, di ba? Okay. And then yung isa si Nadine Janica. Yun. Ano naman siya, 34 ngayon. Mm-hmm. And both are not yet married, so hindi pa ako lola, wala pa. Pero gusto mo na. Hindi, I'm not looking forward to it kasi parang hindi rin sila inclined mag-babies. Siguro ang dami ngayon yung mga kabataan. Oh, ayun nila ano. Oo, parang so the cafe na kung saan pagkasarap-sarap. Ano pangalan ulit ng restaurant? Cafe Nasi. Kaya nga Nasi din, but hindi sa pangalan niya to. Nasi kasi is rice, 'di ba? Yeah. Rice dishes kasi yung isa sa special. So, ito ay sa iyong daughter. Sa daughter. Daughter ko talaga. Very, very good food sa loob ng White Plains. Thank you. Yun. Yeah. So, yung daughter ko talaga yung namamahalan ito. And the boy? The boy is, he works from home. Parang how you call that? Parang virtual work. They have a parang small company na they have staff also na virtual work. They have clients from overseas. Okay, but after 7 years, ano nangyari? Nag-iba-iba kami ng gusto sa buhay. Siguro kasi at that time Nasi was busy with Cosmo Bar, mm-hmm. and other businesses. Ako naman, yun nga, nag-aral ako, nag-graduate ako, and ang maganda lang na nangyari, no, nakagraduate ako ng maayos with flying colors, tapos I was an honor scholar at that time. Kumbaga naka-concentrate ako sa pag-aaral at sa pagiging nanay. But, syempre, dumadating yung time na parang 7 years, ano na gagawin ko? Parang at that time, nagmamature ka pa lang. Doon pa lang ako, ito pa lang eh, ngayon pa lang ako nagdadalaga, napaaga lang yung pag-aasawa. So, ayun, nagkaiba-iba kami ng mga gusto, hindi na nagtugma. So, we decided to part ways. Pero ang maganda talaga lang kasi, nag-part ways kami na walang away, hindi kami nag-away, hindi kami galit sa isa't isa. Tapos hanggang ngayon, up to this day, we are co-parents ng mga anak namin, and we would talk about kung may problema na kailangan na kami mag-usap ng maayos, may mga desisyon na kailangan gawin para sa mga bata, maayos kami nag-usap talaga. Is he a healthy 8-year-old?
He was, but now he's medyo may challenge sa health niya ngayon. But actually, ano siya, for most of his life, very healthy siya. Yeah. Ngayon lang medyo may problema, but he's undergoing natural treatments. Ganun. Nung the 7-year marriage, pinayagan ka ba niya mag-artista? Pinayagan din niya ako ulit. So, kasi so na, ano what na were the projects you well, did? Ano na lang yung, syempre, guesting. Ang medyo kasi nangyari... Well, like when you did when you played Gregoria de Jesus, married ka pa noon? Gregoria de Jesus. Yeah, I think so. I was married pa noon. Pinayagan naman niya ako kasi nagpaalam ako sa kanya na parang naano na ako eh. Parang nabobored na ako, ganun. So, let me do something. I want to go back. Tapos yun, nung may mga ginawa, dun pumasok yung mga action, di ba? Ang dami panahon na yun, puro leading lady ng mga action stars. Between yung leading lady ng action stars, the Gregoria de Jesus, was a difficult role. It was a difficult role, pero ano naman, magaling naman kumbaga, I was oriented very well. Inano naman in-explain sa akin ano, and syempre medyo I didn't. It was a very very sensitive, delicate role kasi pinakita mo ba kung nailugso ang kanyang ano to, alam mo na. Doon ba sa version niyo pinakita 'yon? Hindi siya masyadong in-explore doon. Hindi masyado. Pero implied. Implied. Yes, implied. Kasi, di ba? Ang hirap. Yeah, very complex yung ano niya. And, okay naman, nailusot. Marami naman nagsabi na okay naman siya. Okay, kasi parang walang makagawa ng Gregoria de Jesus ng umaatras kasi mahirap na role. Yes. Pero, yeah, it was a, you know, it was a, I would say it was a good, ano, good project for me. So, ayun. And then, nagising na lalo yung ano ko. Nagising na yung hilig talaga na inumpisahan ng kaluskusmusmus. Diba? Nagtuloy-tuloy na rin. Nag-leading lady. Nakagawa rin ako ng movie with Fernando Poe Jr. as second lead niya. Dahil yung leading lady niya yun was, noon was Anjanette Bayari. Tapos kami ni Daniel Fernando yung parang second lead niya. And then si Eddie Garcia, nakatrabaho ko rin. Ang dami ko nakatrabahong mga magagaling na artista so, na nakakatuwa. So, sa mga leading men, so nag-FPJ ka, tapos... Nakatrabaho ko rin si Robin Padilla, si Rudy Fernandez, puro mga action stars. Tapos even sila Jerry Craval, yung mga younger ones noon. So in other words, sa mga yung mga top caliber na mga action stars, wala nakalusot sa'yo. Lahat naman na. Hindi. No. What I mean is, lahat. Hindi, lahat. Kasi it's such an honor. Kasi di ba yes, parang... Yes, of course. Di ba lahat, di ba sinasabi na pag... Nakapag-FPJ ka, di ba? Hindi, yun ang very thankful ako na bago siya pumanaw, di ba? Nagkaroon ako ng chance to work with him. Kasi talagang nakita ko yung kung paano siya magtrabaho. And totoo pala talaga yun. Kasi alam mo, di ba, ang leading lady niya naman noon, si Anjanette Abayari, ako was second lead lang. Pero grabe, alam mo yung importansya pinakita niya sa akin. So, hanggang ngayon talagang lagi kong kinikwento pag, you know, napag-usapan si FPJ. Nung during sa set, tatanungin niya ako anong gusto kong pagkain. I mean, pwede naman niyang gawin lang yun sa leading lady niya. Tapos pag sinabi mong, sige po, kahit ano po. Hindi, lutuan mo to ng ganyan. Meron siyang niluto na tinatry ko pang ang gayahin noon na hindi ko naman magaya-gaya. Pinaluto niya dun sa caterer nila. Parang it's a chicken dish na parang manamis-namis. Ang sarap eh. Pero ang tawag nila, pinaupong manok. Pero parang hindi naman siya pinaupong manok. But ang sarap nun. And pinaluto niya yun for me dun sa set na parang, you know, you feel parang special na parang, uy, Robin, the king, pinag-aabalahan ka ng ganon. Diba? Ano ba mga karamihan sa mga babaeng artista? Mm-hmm. Ano to, badge of honor sa kanila mag-enumerate ng lahat ng action stars na nakasama nila. Kasi ilan lang naman kung tutuusin yan, eh, di ba? Oo nga. Na, kumaga, wala pa talagang 10 yung major, ha? Major. Major, oo. Kahit papano, nakatrabaho ko naman yung kasi marami doon. Because yung Jerry Craval was big. Nung nakasama si Jerry Craval, he was at the peak. Yes. Sino pa yes. ibang action stars? Well, Dan Fernandez, di ba? That time. Oh, nag-dihad this time. Sila, sino to? Yung recently who died? Si
John Regala, yung mga ganyan yung mga action stars nun eh. John Regala was an award. Si John Regala kasi action star na award-winning actor pa. Yan yun sila. Lahat na katrabaho ko sila. Of course, meron din ako yan nga. Mga sila Patrick De La Rosa, mga iba naman yung genre naman. So, yung mga yun, nakatrabaho ko sila talaga lahat. Which I'm proud to say na kahit papano, di ba? Parang, you know, I've had that experience. So, diba? Fulfilled talaga yung career mo, no? Ano naman, alam mo, Butch, kasi relative naman yung fulfilled, di ba? Like, sa akin, ang fulfillment ko is the fact na I'm still here now, kahit papano, ginagawa ko pa rin yung gusto kong gawin, na which is passion ko talaga eh. Kasi tsaka, ngayon, ano ba ng longevity, di ba? Oo, yan nga. Oo. Diba? Ano naman eh, alam, at tsaka acceptance lang, Butch, na I know naman, hindi naman ako superstar, hindi naman ako big star na parang leading lady talaga or lead star. But andyan ako. You're still there, period. Yeah, yun talaga yung very, very thankful ako na nabibigyan ako ng magaganda pa rin namang roles, kahit pa paano, diba? Anong ginagawa mong soap na? Ngayon palabas yung Stolen Life. Oo. So ako yung mommy doon ni Beauty Gonzalez na nagiging Carla Abellana, kasi di ba nag-switching nga sila. So yun, lumalabas and ang ganda naman ng feedback kasi nagre-rate din siya talaga. Yeah. It's one of the more successful shows on GMA now. Yun, no? Oo. And then, gagawin namin yung Widow's War. Isa din ako dun sa Sino to? Si Carla Abellana, also Bea Alonso, and I think si Jean Garcia, tapos madami pa, Tonton Gutierrez, Jackie Lou Blanco, madami recent. Widow's War, what is it? War. War movie? War, well, ano pa, hindi pa talaga ina-explain sa amin yung the whole script. Kasi kailan ko lang nakuha yung call na I'm part of it. And ito na lang, para ano to, period movie? Parang hindi ko pa sure talaga. Oh, wag na lang, baka mapahama ka pa. Oo, hindi pa ako sure eh, kasi hindi pa talaga nilalatag lahat eh. But yun na, sinabi lang sa akin yung cast na I'm part of it, sinabi ng powerhouse sa akin ni Miss Ana Goma. So nakakatuwa. No? So nalabas na naman yung mga ibang cast members aside from you, no? Yes, So alam na nila magkakaroon ng Widow's War na sila. Carla ang kasama. Yes, alam na nila yon. Okay. Yes. Not necessarily without naming the projects. Mm-mm. How do you assess of the young stars today? Okay, kasi sinasabi nga nung iba. Walang bite-bite ng School of Acting, ha? Yeah, wala. Oh. Oo. I mean, sinasabi nga nila na ibang-iba. Ibang-iba talaga yung actors today and ano. And totoo naman talagang iba. Ang masasabi ko lang, napakaswerte nga nila ngayon. Sobrang swerte kasi talagang at malas tayo kasi we become the receiving end of the rudeness. Ganon. At ako nagsabi, hindi siya. Hindi, ang swerte, what I mean is, ang swerte nila because parang noon, di ba, papag tayo nagtataping, we're not really that we're not really that comfortable ngayon. May acting coach. We're not really that supported. Kumbaga, parang kanya-kanya. Parang bahala sa buhay mo. May glam team sila ngayon. Tayo wala. Ay, wala yun. Diba? Kung hindi ka marunong mag-makeup, sorry, yung kilay mo, hindi pantay yan. Diba? Wala tayong tent. Walang stylist. Walang tent. Diba? Diba? Pag maiihi ka, swerte na lang kung may banyo. Kung hindi, bahala ka sa buhay mo. San ka? Dyan? Kakat mo kasi sa matinutunong bahay. Di ba? Kakatok ka. So, ganun. Parang napakaswerte nila kasi sobrang pampered. Kumbaga, like, may support team talaga. May acting coach. Di ba? Minsan, nasa set. May dati, di ba? Bahala ka. May acting coach, hindi pa makuha. Ay, ang taray. Oh, di ba? Hindi, ganun. Pero, at the same time, marami rin naman talagang magagaling din naman ngayon. I would, you know, nandun na tayo. Nandun na. Kasi, aminin natin, lahat ang mga artista ngayon, mas marami na sila pinagdaanan kaysa sa atin. Sabagay, you have a point. Oo. Pero, yun na nga, halimbawa. In terms of attitude naman, talagang may mga kabataan akong napapansin na parang hindi sila masyadong I wouldn't say marespeto kasi iba-iba eh. Maaring tayo kasi OA yung pagturo sa atin ng
respect ng nanay, mga nanay natin. Maaring tayo talagang kailangan kang lumapit, mag-ugay. Ikaw may tipong, di ba yung iba? Ano to? Beso, hanggang ultimo driver na nung isang beso mo na. Hindi, actually, hindi rin naman ako ganun. Kasi nga, mahiyain nga ako. Okay. So parang ayoko rin mag-invade sa personal space ng tao. So, kasi malay ko ba kung ayaw niyang binibeso siya, di ba? So, hindi pati yung mga catering na beso na. Over, di ba? Dati, ganyan tayo. Yan yung tayo yung training, nun, di ba? Yun ang training natin. Talagang beso-beso. Pero now, with COVID din, di ba? Nakatulong din naman yun. So, hindi na. Pero ako kasi, ever since, magbibigay-pugay ako. Pag alam, tatansyahin mo naman eh, kung parang pwede kang bumeso, bebeso ka. Pero yung pag medyo parang alam mo naman yung may body language na, oops, dyan ka lang. Di, ano ka lang, magbigay-pugay ka lang. Naniniwala ka ba ng iba kaya hindi masyadong lumalapit siya kasi mahiyain? Well, ako, pwede akong maniwala doon. Kasi mahiyain ka noong araw. Oo, dati mahiyain ako. Pero kasi, ako, I believe naman na pag andun ka sa set at may mas senior, kahit mahiyain ka, kailangan mong magbigay-pugay. Kumbaga, itsang tabi mo yung hiya mo, kailangan mong magbigay-pugay. Kasi nga, baka mapagkamalan kang bastos or nagsasnob. So, kailangan mong pilitin na magbigay-pugay ka kahit nahihiya ka. Kasi pwede namang simple lang na, hey, good afternoon po, or good morning po, o, ako po si ganyan, di ba? Papakilala ka, ganon. May ganon naman? Meron naman. Sino? Yung mga, marami namang mababait eh. Actually, maraming... Hindi, sige. Yung mga offhand na nakasama mo ngayon. Si Shira Diaz, napaka-sweet. Si Max Collins, mabait din. Sino pa ba? Si Jack Roberto, mabait. Ay, yung magkapatid. Oo, Sanya, si Sanya, si mabait. Ultimo si Barbie Portesa, mabait. Ay, sobra! Ang bait na ni Barbie. Mabait siya. So, marami naman. Talagang madami naman. Pero meron din naman talaga na parang hindi ka nakikita, hindi ka kilala. Ako naman, I magkasama kayo sa tent niya, na? Or, siguro may sarili siyang clique niya or grupo niya. Pero ako naman, I always want to give the person the benefit of the doubt na baka kasi, ano lang siya, parang ayaw ka rin din niyang i-disturb or parang, sige lang, di ba, ganon. Basta as long as hindi naman outright na nambastos, di ba? You know, I give the person the benefit of the doubt. Pero so far naman, wala pa naman ako yung na-encounter talaga na parang yung alam mong binastos, nang babastos talaga. Parang wala naman. Lang yung attitude. Nung nag-uumpisa ka, kanino ka na-intimidate na artista? Kay Pilar Pilapil. Miss Pilar Pilapil. Kasi nagkaroon kami ng soap noon, yung Mukha ng Buhay sa Channel 4. Oo. I remember that. Rebecca. O yun, si Bernadette Allison. Oh, yes. Ako, diba? Tapos si Shintaro Valdez. 1990s. Diba? Yeah, and then siya, so mother-in-law ko siya doon sa story na yun, asawa ko si Shintaro, I think, no? And yun, talagang iba yung dating ng Pilapil, di ba? Tapos yung boses. So I was talagang very, very intimidated by her at that time. Pero sige lang, work lang kami noon. Pero kumbaga hindi din ako nag-effort to really get to know. Kasi nga parang naunahan na ako ng nervyo. So I would do the scene, I would do my job, ganun lang. Pero alam mo ba, nung nakasama ko siya, nung nag-guest ako sa first Yaya, kasama ko siya, executive assistant niya ako doon, yun yung role ko, doon siya na naman yung ka-eksena ko. Ay, sobra pala siyang nice. Or siguro nag-mellow na si Tita Pilar, di ba? Kasi syempre, ano na rin. Pero sobra siyang nice na she shared with me the word of God, mga ganun-ganun. Tapos meron siya parang autobiography na yung book niya, binigyan pa niya ako. Tapos nagkwakwentuhan kami habang sa set. Naging in a way, I would say, naging medyo close kami at that time. And every now and then, magta-text kami, like, or sa messenger, ganun. So parang, habi ko, wow, imagine mo nung time na yun, hindi, nanigas ako sa kanya, di ba? Yung pala, napakabait nung taong to. Ano tawag sa kanya? Si Tita Lailing? Ako, Tita P pa rin. Tita P or Tita Pilar. So, kasi kung close ka, Lailing na. Ay, hindi naman kami ganun siguro ka-close. Kaya hindi ko alam yung Lailing. But yon, she was really nice pala. Pero na-intimidate ako sa kanya. Noon. Hanggang natapos yung project, intimidated ka?
Oo, parang hindi na ako nag-effort to ano, kasi parang pati sila Bernadette Allison noong araw, intimidated sa kanya kaya. Well, siguro, I get, kasi iba yung presence ni Tita Pilar, eh, 'di ba? May ano talaga siya, ganun, 'di ba? Tapos ang gandang babae, 'di ba? Tapos hanggang ngayon naman, 'di ba? Hanggang ngayon, diba? Hanggang ngayon, yes, maganda talaga si Tita Pilar. Tsaka, pero ayun nga, napakabait naman pala niya. 'Yun. And ang ganda kasi na, nakilala ko siya and then okay na kami. Parang all these years, iba pala 'yon. Parang it's just a parang ano niya 'yon, persona, like public persona. Minsan talaga hindi maiwasan. Hindi ka nag-cut off. Hindi ako nagka-cut off. Parang nahihiya ako, parang kapal ko naman. Parang for me, yung cut off yata parang sa big stars lang talaga 'yon. Parang hindi naman. Ay, hindi din, ha? Na, ganon. Hindi, pero hindi naman kasi ano naman, eh, siguro nag-i-enjoy din ako talaga. Parang I like being on the set. Nagka-cut off, matanda na. Oh, yun na lang. Kaya ganun na lang kesa para mas positive yung dating. Kasi ako feeling ko naman, daya mo naman sa mga big stars naman niya. Tsaka feeling ko naman, since halos lahat ng big stars may cut off, syempre sino pa ka-eksena mo pag nag-uwian na sila lahat? So uwi ka na rin, di ba? So ganun na lang. Yun. Tsaka kasi wala talaga ako nung... I don't know, minsan nga sinasabi nila, alam mo, ikaw masyado mong minamaliit yung sarili mo the way I think daw minsan. Maraming friends, actually, in our conversation, yes. Ganon. Minamaliit yung sarili mo. Hindi sa ganun eh. At hindi false, ano yan, humility or something. Hindi. It's just that siguro, I'm just so grateful na ganun yung dating. Parang I'm just grateful I'm still working. I'm grateful I'm given kahit papano, some good roles, some not so good roles, but still, I'm here, I'm working. So parang ine-embrace ko whatever yung kasama dun sa trabaho. Hindi, tsaka mas maganda yung hindi mo feel. Hindi ko talaga, diba? Hindi ko naman ever na-feel talaga. Oh, maganda yan, hindi mo feel, di ba? Kasi parang hindi makaka-apekto yun sa trabaho mo kasi parang feeling ng tao, ay approachable pa rin si Lovely. Parang, hindi talaga, ever since, even nung time na, yun nga, siguro nung young star, dumating din naman sa point na may mga fans ka, tumitili, ganun. Pero hindi talaga. Inabuto na uwi nung nagsasabit ng sampagita. Oo naman, oo. Pero papatay na yung ano na yun, yung trend na yun. Oo. Pero na-experience ko rin yun, may mga fans club ka, may presidente ng fans club mo, na hanggang ngayon, naging kaibigan ko, hanggang ngayon kaibigan ko. Anong ginagawa mo sa mga sampagita nung araw? Ha? Sinasabit ko sa ano, sa mga, sa altar, pagdating sa bahay. Nilalagay ko sa ano, sa mga, sa altar namin. Ganun. Wala naman sasabi ito, everlasting na Makati. I think may mga ganun din. Oo, dahil puso din yun eh. Makati yun talaga. Pero at least talagang matagal siya, di ba? Tagal kang di bibili ng pansabit mo sa altar mo. Makakatipid ka. So yun, na-experience ko rin lahat yun. Pero eh, kahit na ganun, di talaga pumasok sa isip ko. I mean, parang sa akin, parang masaya lang, kakatuwa, pero hindi yung parang, hey, sikat ka, o kilala ka ng tao, parang gano'n. Ngayon nga, pag alibaba, mga nakakilala pa sa akin, na nagugulat, lagi ko sinasabi, pag, ay, siya ganyan, sabi ko, ay, halata age mo, gano'n ang sagot ko, kasi kilala mo ako, gano'n yung sagot ko, kasi parang, ano, nakakatuwa, pero, ano, parang sa akin, it's part of, parang kasama yun sa trabaho. Is it because, ito yung dahilan, ba't hindi ka masyado nag-age? Siguro naman, I mean, kasi I try to, sa akin talaga yung pagiging grateful talaga. And I guess when you're grateful, most of the time, you're happy. You try to find happiness kahit sa mga situations or bagay na hindi masyadong maganda, di ba? Na-try mo yung silver lining na sinabi nga ni Catriona. Siya ba nagsabi nun? Si Catriona Gray, di ba? Siya ba nagsabi nun? Okay. I think, yung may silver lining. So, yun. Parang, I try to ano to look for that kasi alam mo ang daming problema ng mundo, 'di ba? Ang daming nega, ang daming pangit na nangyayari. Eh kung magpapaka ano ka doon, wala, talagang ano pa saysay ng buhay. So I just try to be light, ganun, as much as I can. Pero worrier ako, ah. I mean hindi yung positivity ko, it's not always like this. Ang totoo, I'm a very worried person. Mabilis ako mataranta, mabilis ako mag-worry. Kaya even my kids, ano siya, pag yung may mga issues na pwede na nilang isolve, di na nila sinasabi sa akin kasi nga, sobra daw ako mag-worry. Alam mo, OA daw. Nasasabi kong, hindi, halos hindi nagbago itsura mo kasi nung nakita tayo last week, ang dami parang, sino na nga ba yun? Oo, yung gano'n, diba? Ito ka magpasok pa. Ito ka pala.
ay si Lovely. Oh, oh ikaw talagang ano mo, eh, kasi naman magka-batch naman. Ganun eh, hindi, halata din. Oo, magka-batch tayo. Oo, so yun. Okay. Anyway, saya. Ito naman, in conclusion, I'm so happy that we had this conversation kasi nung ko lang na-realize, because ever since, I wouldn't even say naman na presidente ako ng Lovely Rivera Fans Club at lalo hindi na lang Hinebra Makalintaw Fans Club. parang wala nung fans yun. Oo naman, wala naman talaga. Kahit ako, hindi ako fan nun eh. So, yun. Pero, doon pa lang, halimbawa, napanood kita sa Chicas nung araw. Tapos, parang sabi ko, ay, ano to, parang gusto lang ng artista. Thank you naman. So, and I'm so happy naman after all these years, yung na-experience mo naman pala lahat, the good things you can experience in show business, except for the fact na hindi ka nag-bold. Ay, ganun. Oo nga. So, pwede pa naman siguro. Sisisi ka? Ha? Bakit? Pwede pa naman. Pwede pa naman gawin, di ba? Ganun eh. Andiyan naman ang ano. Baby ba, Max? Oy, sa amin yun. Sa amin yun, Biba. Oy, proud ako doon. Oo naman, why not? Oo, why not daw, hindi. Ano, oo. At least kahit paano nasubukan naman. Oh, I mean, the fact that you co-starred with some of the biggest actors, di ba? And you got some of the important roles, yes, di ba? Yes, so yes. I'm so happy and that you're still around and you didn't change. Ay, nako. Ayan. Siyempre, may changes naman. Siyempre, yung mga ganyan. Pero, yun ang breba sa yun. I guess it's really acceptance. Diba? Yeah. Accept mo na hindi ka na 20, hindi ka na 30, so talaga may changes. But, you know, you just accept it. And you're lucky that after you came back, diba? Kasi you got pregnant, had children. Nandiyan ka pa rin. Yes, yun talaga yung ano doon. Tapos alam mo, recently nakagawa pa ako ng isang small international film na which I auditioned for ha over pandemic. Sinabi sa akin ni Miss Elaine, sabi niya, "Oh, Elaine Corriedo." Tapos yun, nag-send lang ako ng wala akong ginagawa noong pandemic, nag-send ako ng parang video kasi through video and yun napili ako. Tapos yun, we did that and ngayon I think pinapalabas siya sa Japan recently. Pinalabas siya dito pero for ano lang, for parang kami-kami lang and then I think ilalabas pa rin dito. Iikot yata nila sa ibang mga festival. Well, Dali De Leon, eat your heart out. Oh, naks naman. Hindi. Pero yung mga ganon, di ba like, sino bang ako, I didn't even expect na ma-experience ko pa yung mga ganon, all English dialogue, tapos may mga, ano kami, foreigner kaming co-stars, and then sila Jake Cuenca nandun, Joel Torre, I mean, you know, like working with mga top caliber Filipino actors also. So, sabi ko nga, at least nagagawa ko pa din kahit papano, di pa maminsan-minsan nakaka-experience pa rin. Tapos, tomorrow, I'm taping for magpakailanman. So, yung mga ganon. So, dami ng racket, nagkakagulo-gulo na sa isip niya. Oo, tapos, yun, I mean, yung mga ganon, di ba, sabi ko nga, oo, sige, at least, di ba, we're still here. Yeah. Ikaw rin, you're still here, di ba? Oo, ganon. Hindi, well, in conclusion, ito ang buhay ni Lovely Rivero ay patunay na good things happen to good people. And with that, maraming salamat. Thank you, Butch. Ang sarap ng kwentuhan.